So magandang araw guys. Ngayon i-review na natin itong Emalia cartridge needle. So gagamit tayo ng 5RL at saka 15 cm. Ayan. So dalawa lang ang gagamitin natin guys. Ito try natin kung sa dalawang needle na to makakagawa tayo ng maayos na tattoo. So lagay lang muna tayo ng ink caps. Ayan, 5 lang para hindi masyadong nakakalito sa black and gray. So ayan, sa mga nagtatanong, meron po akong stencil printer. Ayan, thermal printer, mga ganyan. Ganyan yung tawag dyan guys eh. So ito, nagkaroon ng problema. Hindi dumikit yung nasa taas na part. Ayan. So dito, mag-free yan tayo. Drawing lang natin yung iba na hindi dumikit. Kasi nakita ko na maganda na yung pwesto niya dun sa braso niya. Kaya hindi ko na binura. Nag-sketch na lang ako. So ayan, free yan tayo. Nga pala guys, para mas kumapit pa yung yung ball pen nyo, lagyan nyo muna ng Sharpie bago kayo mag ball pen. Ayan. So natapos ko na i-free yan yung mga part na hindi na stencil. So umpisa na natin. Nga pala, iniba ko talaga yung design, ha. Hindi talaga yun parehas dun sa in-stencil. Kasi yun talaga yung plano. Kasi maraming nadamay dun sa una niyang tattoo. So ito guys, ito yung 5RL. Ayan. So yun guys, dito nafe-feel ko talaga yung pagka-premium niya. Ramdam mo na may quality talaga. Hindi siya yung pagka binaon mo yung needle, hindi parang may nginig, di ba? Ito wala. Sobrang smooth ng karayom nila. Hindi katulad sa iba na nagagamit ko before na medyo low price. Kaya pala mas mahal to. Kasi talagang may quality. So hindi ako nahihirapan dito guys sa paglilinya tsaka nagsishading ako gamit 5RL lang yan guys, di ba? Kasi dalawang size lang ng needle yung ginamit ko sa tattoo na to. Hindi naman sa nagtitipid ako, pero trinay ko lang. Sa susunod, gagamit tayo ng iba pa. So yan, tignan nyo guys. Di ba pasok agad yung tinta. Hindi ako nahihirapan pagka ganitong mga klaseng cartridge needle yung ginagamit natin. Kasi ganun din naman yun guys eh. Kung may budget kayo, bumili na kayo ng ganitong klaseng needle. Kasi yung quality, madadala yung gawa nyo eh pagka ganun eh. Nagkakaroon din ng kalidad yung gawa nyo pagka quality rin yung mga needle nyo. Kasi merong tattoo guys na sa umpisa lang maganda eh, di ba? Kaya mas okay siguro na mag-invest kayo sa ganitong klaseng needle. Smooth na smooth gamitin. Hindi ako nakaramdam ng any kind of vibration na nakakasira dun sa pagtatattoo natin. Kasi yung iba, pagka ginagamit ko minsan, nagbabibrate eh. Hindi ko naman inaano general, pero nararamdaman ko yun every time na nagtatato ako. Hindi ko alam, siguro sa membrane na rin nagkakaroon ng problema, pero ewan ko, hindi ako sure. Ito pala guys, ang gauge nito ay 10. Yun, may mga gauge nga pala, hindi ko nasabi before. So meron din akong gauge ng 12, meron din akong gauge ng 10. So itong Emalia cartridge needle na to ay gauge 10 lahat ng pinadala sa akin. So ayan guys, nakikita nyo 15 cm yung ginagamit natin dyan. At napakadali niyang gamitin. Walang ka-vibrate. Dama mo yung quality pag gamit mo to. At guys, hindi to lokohan na review. Honest review to. Walang halong joke. Hindi dahil pinadala na ko nila, maganda na yung sasabihin ko. Pero
Kaya pala mataas ang presyo nito, guys, kasi iba talaga yung level ng quality nitong cartridge needle na to. Kasi nakatry na rin naman ako ng iba eh. Pero para sa akin, mas okay ito, guys, gamitin. Walang halong joke. Mas okay itong gamitin kaysa dun sa iba na natry ko before. Kasi ano eh, yung andar talaga niya iba eh. Hindi naman sobrang iba, pero parang ano eh, parang maganda yung ano, yung andar niya, smooth na smooth kumbaga. Hindi ka mahihirapan na parang may pitik, parang may ganun kasi yung ibang cartridge needle eh. Ito kasi hindi ko naramdaman yun. So ayan. Pagka ganito pala yung ano, yung gamit yung ano, cartridge needle, makakagawa kayo ng smooth na blending ng ink. Ayan. Kasi yung iba kasi, guys, ano eh, medyo hindi stable yung andar. Minsan nga, gaya nga ng sinabi ko, yung iba kasi nagkakaroon ng parang pitik eh. Hindi ko alam kung sa machine ba yun o dun sa needle na mismo. Pero ito kasi hindi ako nakaramdam ng ganun habang ginagamit ko to. Kaya masasabi ko talaga na ano, na okay itong gamitin. Kaya pala talaga ano, guys, alam niyo yung talagang ano yung imalya sa akin, yung parang sige, maging honest ka para sa ano, vlog mo or sa video mo. Try mo rin ni ano, i-differentiate or i-vlog yung ibang cartridge needle at i-compare mo yung needle namin sa iba. Be honest lang, sabi nila sa akin. So kaya pala ganun yung mga sinasabi nila, kasi alam nila sa sarili nila, guys, na malaki yung pagkakaiba nila dun sa ibang mga nagbebenta ng cartridge needle. Talagang ano, solid, guys. Hindi naman sa ano, pag ano lang talaga. Talagang quality, kumbaga. Sobrang okay na okay itong gamitin sa pagtatato. Gusto ko rin sana i-try yung MO eh. Kaso ano, maraming pinadala sa akin yung emalya. So siguro hindi ko na masusubukan yung needle na yon sa ngayon. Pero ano, talagang quality yun, guys, kasi ano rin yun eh, ginagamit din yun ng mga sikat na tattoo artist dito sa Pilipinas. Sa mga nasubukan ko kasi na cartridge needle tulad ng Quell, Easy, Spark, ano pa ba? Rain, Stigma. So natry ko na yung mga yun, guys. For me ay pagkakaiba talaga yung needle na to, guys, dun sa mga nasabi ko. Kasi ano eh, meron pa ako ng mga needle na yun until now. At pwede ko yun i-review sa inyo. Ito, try natin yung ano, versus yung ano, emalya versus Easy versus Quell versus Spark versus ano, meron akong bagong bili pero mumurain lang yun, tatry ko lang yung ano, Yellow Dragonfly 2. Yan, nagawa tayo ng video na i-compare natin yung ginagamit natin na to dun sa mga nasabi ko. So yun, guys, abangan nyo yun. At sa ano, sa mga susunod ko na vlog, gagawa tayo ng video, siguro more on lining naman, para naman iba, diba, kung okay ba talaga siyang pang stable lining, mga ganyan, pang power lining. Gagawa tayo ng video na ganun. So dito, guys, pagka nagtatato kasi ng ano, black and gray, halos ano, hindi talaga dapat gamitan ng mga lining, kaya halos shader lang yung ginagamit ko.
Ganun din naman yung ginagawa ng iba. Akala nyo lang talaga nilalininga nila, pero hindi. Yung ano lang, simpleng lining lang, hindi talaga solid lining. Kasi pagka solid lining yung ginagawa mo, ano yan eh, nagkakaroon ng problema yan pagka nag-heal. Minsan, medyo napapalalim yung baon natin, hindi natin naiiwasan yun. Inaangat niya yung laman ng tao, parang yung skin, umaangat yan eh, parang naka-imbose. Ganun yung ano, pagka malalim yung baon. Inaangat niya yung balat. Hindi pala laman, sorry guys. Basta yun, ganun yung nagiging problema. Kaya, advice ko sa inyo guys, pagka nagtattoo kayo ng black and gray, tapos smooth yung shading, wag po kayo maglalining, kasi marami pa rin ako nakikita sa mga Facebook, sa mga baguhan na nagtatattoo na naglalining sila. So pwede naman yun, pero make sure na mababa ulit talaga, parang guide mo lang, kasi hindi natin naiwasan, nabubura natin yung ibang stencil natin, so mahirapan tayo mag freehand, diba? Kaya dapat medyo may konting lining tayo, pero wag naman sobra-sobra, kasi nakakasira yun ng tattoo pagka nag-heal na. Yan. Yun naman lagi, diba guys, yung sinasabi ko sa inyo. So yun, sa shading, paulit-ulit kong sinasabi. Etong video na to, mabilis kasi yung video eh. Pero sobrang dami ko ng upload about sa shading ng black and gray. Siguro naman alam nyo na yon, kasi ano eh, napanood nyo na yung iba kong video about doon. Sana lang talaga na-apply nyo sa sarili nyo at nagawa nyo ng maayos yung tattoo na ginawa nyo. Yun. Sa mga ano pala, gustong bumili ng Emalia cartridge needle na to, maglalagay ako ng link dito sa baba, sa description ng video na to. At kung gusto nyong magkaroon ng 10% discount, maglalagay ako ng coupon code. Ilagay nyo lang yung code dun sa bibili nyo. At yun, magkakaroon na kayo ng 10% discount guys. So malaking bagay din yun para makamura kayo, diba? So ayan, smooth shading na yung ginagawa natin dyan. Ayan guys, so ganyan yung technique para ano, makagawa kayo ng smooth na blending ng ink na tulad ng sa mukha. Ganyan, kasi smooth lagi yan eh. Hindi yan tulad ng layo na puro kulubot. Usually, mas madali pa nga yun guys eh, yung mga kulukulubot. Dati akala ko ang hirap, pero ngayon na-realize ko mas mahirap pala yung smooth na shading, yung mga flat. Alam niyo yung portrait, tapos flat na flat yung mukha. Walang mga shadow or mga kulubot sa mukha, mga ganyan. Yun, mas mahirap yung ganun talaga guys para sa akin. Dati nahihirapan ako sa mga kulubot ng mukha, ayan, mga shadow. Pero ngayon, mas nahihirapan ako pagka masyadong maputla yung mukha. Flat na flat, kumbaga walang dynamics yung mukha, walang alam niyo yung ano, yung puti lahat ng mukha, yung parang walang dark tsaka light. Yun, mahirap igawin yung mga ganun guys, lalo na pagka colored portrait. Yun, medyo mahirap talaga yun. Kaya mas okay sa akin yung may mga shadow, yung medyo dark yan, mas okay sa akin yung mga ganyan. Ewan ko sa iba, kasi magkakaiba naman tayo ng diskarte. So dito guys, malapit na malapit na talaga ako matapos. Kinat ko lang yung video kasi nahirapan tayong kumuha ng magandang angle. Ayan. So, pasensya na kayo dun guys. Hayaan nyo sa susunod. Pero meron naman akong upload ng tiger na tattoo. So, nakita nyo na rin yung diskarte ng shading sa pagtatattoo ng ganun. Kaya,
yun na lang yung tignan nyo guys. Kung gusto nyo makita ng Tiger na tattoo, paano yung diskarte gamit yung mga Magnum shading, ganun. Paano yung diskarte ng buhay na balahibo, mga ganyan. So, ayun guys, magpuputi na tayo. Ayan. So, dalawang needle lang yung ginamit ko guys. Nakapagtoto ako ng ganito kalaki. Sobrang saya ko talaga kasi okay na okay gamitin yung needle ko. Hindi ako masyadong nahirapan. Kasi pagka may problema yung machine natin or yung needle natin, yung masyadong ma-vibrate, parang hindi stable, yung pinagpapawisan ka, yung kinakabahan ka, baka hindi mo may tattoo ng maayos yung ginagawa mo, 'di ba? So, yun, nakakadagdag ng malaking pagod yun, guys. Kaya ganun pala talaga. Kung gusto mong quality, mag-invest ka talaga ng budget para doon. Kaya ma-advise ko na try nyo tong size ng needle na ginamit ko, 5RL at saka 15cm. Makakagawa kayo ng ganitong klaseng tattoo. So yun, itry nyo lang guys. Mababawi nyo naman sa dalawang box, makakagawa kayo ng maraming tattoo at quality pa, di ba? Hindi kayo pagod. So ito na yung nalabasan ng ginawa natin. Sana may natutunan kayo sa video na to. At ang review ko sa Emalia cartridge needle ay napakaganda gamitin guys. Walang vibration or nginig. So yun guys, hanggang dito na lang muna. Sa susunod ulit. Bye!